na may isang senador na mahilig pumunta sa VIP, very important person, na kwarto ng Resorts World Casino. Senador na nakikialam sa budget ng flood control, hindi na may sasagawa ang totoong flood control. Na-control na ang pera para sa flood control. Halos gabi-gabi nagkakasino. Sa panahon na bumabagsak ang ulan noong 24 ng July at 25 ng July, andoon siya sa kasino. Sa VIP. Doon, nagbibigay na suhol ang lahat ng flood control contractor at saka contractor ng ibang mga kalsada. Saan nga ba napunta ang bilyong-bilyong pisong inilaan ng gobyerno sa mga flood control projects? Matatanda ang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address kamakailan ang 5,500 na flood control projects na nagkakahalaga na mahigit sa 200 bilyong piso. Sa kabila nito, hindi ito naging epektibo at binaha pa rin ng husto ang maraming bahagi ng bansa sa pananalasa ng nagdaang bagyong Karina. Ayon sa vlogger na si Engineer Toto Kausing, isa umanong senador ang tumatanggap ng pera sa loob ng VIP room ng isang kasino mula sa mga contractor ng mga flood control projects. May expose ako na may isang senador ng bayan natin. Ang ginagawa nito ng senador, halos alaw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Nandoon siya sa kasino. Naglalaro. Aba eh, million ko magpatalo. So kung million magpatalo, anong, bakit? Saan siya kumukuha ng pera? Kaya ba sustinihan ng sweldo niya yung million na pinatalo? Eh, sagot ko, mahirap isipin kung makakayanan niya. Pero mahirap talaga. Hindi mo kaya kung sweldo mo lang pag-usapan. Isa pa, sweldo ng bayan sa iyo ay sweldo yan pagka trabaho mo sa pagkasinado, sa senador. Ngayon, kung naglalaro ka ng kasino, hindi ka natatrabaho. Kung naglalaro ka sa kasino, ibig sabihin, naglalaro ka, may sweldo ka pa. Aba, ibang klase ito. Sinisilduhan ka ng senado para maglaro sa kasino. Parang ganun po ang nangyari sa senador nito. Pinagpala ata ng bayan. So, itong senador na ito, para na rin hindi maistorbo yung kanyang paglalaro, ay lahat na lamang po na kontraktor ay doon niya na pinapunta sa Resorts World. Okay. Ang impormasyon kong ito ay pwede kong sabihin na A1 info na bigay sa akin ng intelligence ng Philippine Marines. Siyempre, may kaibigan ako sa Philippine Marines. Eh. So, ang sinabi sa akin, ganito po. Sabi niya, tawag sa akin attorney. Attorney pa rin, siyempre, grabe yung respeto. Attorney, mayroong ano, senador dito. Sa totoo lang, binanggit sa akin ang pangalan, pero hindi ko pa muna babanggitin. Halos gabi-gabi, nandito yan, kahit nung bumaha, nandoon siya sa Resorts World. Naglalaro doon sa VIP, sa high stakes ruler na VIP. Hindi ko alam kung una, sabi niya, alam mo, parang imposible malalaman kung saan siya kumukuha ng pera. Parang hindi natin alam bakit siya maraming pera. Kasi panay, halos lahat talo naman siya. Yun pala, ang ginagawa nito ay doon siya kumukuha ng pera sa mga kontraktor. Ang mga kontraktor ay pinapapasok na doon sa kasino sa VIP room. At doon na mag-aabot sa kanya ng mga kanyang mga share sa payola. Nang mga karamihan halos lahat ay flood control projects. So, ang nakakasama pa dyan, napakakainsulto pa. Nung panahon na nagbaha, 2 araw,
nandun siya sa kasino. Naglalagay. Sinong kasino ang senador yan? Hulaan ninyo kung sino. Pero hindi ko muna sasabihin kung sino. So, ngayon, para malaman mo ang proyekto sa laban sa baha po, lumalabas na sa budget ng ating Department of Public Works and Highways ay siyang pinakamataas sa lahat ng gastusin. Ang problema kasi sa mga kontraktor, tumatanggap sila, nag-aamar sila, gustong-gusto makakuha ng kontrata at para makakakuha, nagbibigay ng pera. Kaya yung mga kontraktor, mga sistema na ganun din, ang dahilan kung bakit ang mga kontraktor na gusto magiging kontraktor na lehitimo ay hindi mananalo. Kaya yan ang dahilan po kung bakit sa sistema natin, ang mga mayaman ay lalong yung mayaman. Kasi ang mayaman, makapagbigay ng suhol, makakakuha pa uli ng kontrata. Ang hindi marunong magbigay ng suhol, hindi na makakuha ng kontrata. Sabi nga ni San Fran, beware, may darating pang bagyo na malaki pa. May isang senador na mahilig pumunta sa VIP, very important person, na kwarto ng Resorts World Casino. Wala pong CCTV na nakalagay sa VIP. VIP nga eh. Bawal yan dyan magkaroon ng CCTV. Kasi kung may CCTV, meron na tayong ebidensya ngayon na kakasuhan si Mr. Senator o Mrs. Senator. No, lalaki. Sabi ko na lalaki ang senador na yun. Hindi ko sabihin kung sino. Makakasuhan si Mr. Senator sa sala na pumapasok siya sa kasino. Kasi bawal po sa mga public officer o mga empleyado ng gobyerno, kahit janitor, na pumasok sa mga kasino. Ginasuhan nga dyan yung isang kernel ng polis, si Kernel Antonio, nakapasok sa City of Dreams sa panahon na si Albayalde ang NCRPO chief. Dinipinsa ko siya, kinuha niya ako na abogado. O, na ipanalo ko. E, ganun kabubuo yung mga kalaban. Anyway, sinasabi ko lang yan. At because of that, na mga senador na nakikialam sa budget ng flood control, hindi na may sasagawa ang totoong flood control. Na-control na ang pera para sa flood control. Bahala kayo mag-isip kung sino yung senador na yun. Basta sinasabi ko sa inyo, halos gabi-gabi nagkakasino. Sa panahon na bumabagsak ang ulan noong 24 ng July at 25 ng July, andoon siya sa kasino. Sa VIP. Doon, nagbibigay na suhol ang lahat ng flood control contractor at saka contractor ng ibang mga kalsada. Tanong, bakit siya nagkakasino kung ganun? Sagot, para ang lahat ng pera na makukuha sa mga contractor ay malalabhan. Matatanggalan, maging malinis na, lilinisin siya. Bakit? Kausapin niya lang ang may-ari ng City of Dreams. Kunwari naglalaro, kunwari nananalo. So ipalabas ngayon, magbibigay ng certification, ang City of Dreams nananalo si Senator ganito ng 300 million. So hindi na ngayon mahabol kasi galing sa kasino ang pera na 300 million. Pero yun pala, galing sa contractor din at binigay sa kanya, kausap lang, binigyan din ng pera yung may-ari ng City of Dreams. Sino ang kontraktor niyon? Mabibisto niya kaya siya? Sa tingin ko, kung matinik kayo mag-analyze, mabibisto niyo. So, panoorin niyo ang Senate hearing para malalaman kung saan napunta ang flood control project ng pera. Okay, sige. So, ngayon, ito ay inanunsyo. Ang hearing ay inanunsyo ni sino bang mga official ng ano? So inanunsyo ng committee chairman ng Public Works na magkakaroon ng investigasyon. Siyempre magtatanungan. So isa lang ang hint ko sa inyo. Tandaan ninyo kung hilaw ang tanong, ibig sabihin guilty na mga senador, ha? Tingnan niyo si Rapitol po. Nung una matinik ang tanong,
nung nagkaroon siya ng investigasyon kung totoo ba na meron ngang mga panalo sa sweepstakes sa loto ay binubulsa ni Mel Robles. Aba, nung unang birada, tanong na tanong, bak. Aba, sabi ni Maharlika, nabigyan ng pera, binigyan ni First Lady ng pera si Ramon Tulpo, si Rapi Tulpo, kaya lumambot. So, ibig sabihin, ini-example ko lang yan, kung sino ang senador na malalambot ang tanong, sila ang nagkumita doon sa baha.